Okay, just to make it clear, ano po, nasa church age po tayo ngayon, wala pa po tayo sa tribulation. At if you are a born again Christian, a born again believer, kahit kailan, hindi mo naaabutan yung great tribulation o maski man yung tribulation na yan, yung 7 years na yan, para lang yan sa mga unbelievers. Okay, so anong gusto ko sabihin ngayon? Ang panahon po ngayon ay church age. It means grace age. The age of grace. You know what? This is the dispensation of grace. Kaya kung mag-pre-preach po kayo, wag judgment ang i-preach nyo. I-preach po ninyo yung love ni Jesus. Kaya dito po wala po kayong marinig na hinahatulan, hinuhusgahan. Pero ang sinasabi ko lang po, pag hindi tumanggap kay Jesus, choice po ninyo yon. Choice po ninyo yon. Kaya ang pagpunta ngayon sa impyerno ay hindi dahil sa mga gawa. Tulad ng hindi tayo maliligtas sa mabubuting gawa, hindi rin tayo pupunta sa impyerno sa ating masamang gawa ngayong church age. Ang magdadala sa atin sa impyerno ngayon, or should I say, ang magdadala sa kanila sa impyerno ay ang kanilang desisyon, whether to receive Jesus Christ or to reject Him. Okay? Ang pagpunta ngayon sa langit, through Jesus Christ. Ang pagpunta ngayon sa impyerno is through rejecting Jesus Christ. So, the choice is yours. Hindi tayo ginawang robot ng Panginoong Hesukristo. So, I hope maliwanag po yan. Church age po ngayon. Kaya, I was scrolling dito sa YouTube, dito po sa kung saan-saan mga platform, social media. Ang mga preaching nila, judgment. O hatulan ka, hindi nila alam yung mga pinipreach nila. Ito yung mga mangyayari pa lang sa Great Tribulation. Hindi po para sa atin ang covenant niya. Ang covenant natin ngayon, the covenant of grace. Pinaka-sweet na covenant sa lahat ng covenant. The greatest dispensation among all the dispensations. Ano ba yung mga dispensation na yan? Dispensation of law. Ito ang sweetest, dispensation of grace at ang dispensation of that tribulation. Ang sarap po sa ating dispensation. Ang sarap sa ating age, church age. Kaya ang i-preach po natin yung solusyon sa problema. Yung solusyon sa kasalanan. Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. I hope you got this right dahil isa lang po ang daan, ang Panginoong Hesukristo. Thank you po.